Hello guys, good morning po. Samahan niyo po ako ngayon sa bukid. Pupunta po tayo sa bukid ngayon. I-check po natin, titingnan po natin yung mga alaga nating hayop, yung pong kambing, baka. At saka magpapakain na rin po tayo ng baboy at saka yung tilapia po. So guys, samahan niyo po ako. Punta ulit po tayo sa bukid. Ngayon guys, nandito tayo sa labas. Dadali natin yan dito. Dadali natin yung service itong motor. Yung motor lang tayo pupunta sa bukid. Yan guys, nakadadating lang natin dito sa bukid. Silipin natin ngayon yung ating ano, medyo tinanghali tayo guys. Alas 7, medyo na dito. Tinanghali kasi ako ng gising kanina. Tingnan natin kung napakain ni mama at papa yung baboy natin at saka yung kambing kung ilabas na doon sa kulungan. Yan guys, silipin natin yung ating baboy kung kumain na. Kumain na sila. Kasi tahimik na. RR. Ito po yung aming aso dito, si RR. Pure Labrador po yan. Mabait na aso ito. Napakabait. Tignan natin yung kambing kung naiano na ni Papa. Kasi tinanghali na nga tayo. Dito kasi sila nakakulong guys. Yan. Ito namin sila tinatali. Naiano na. Hello guys, magpapakain tayo ngayon ng tilapia. Kuha tayo dito ng kain. Yan, yung sasako. Pakainin natin kasi alas 9 na. Yan guys, nakakuha na tayo ng pakain ng tilapia. Itong pampakain ko guys ay ano, yung fish grower. Floater siya. Pagka tinapon mo sa tubig, ginagis mo, lulutang lang po siya. Kaya pakain po tayo ng tilapia dito. Yan. Ayan, nagdatingan na sila. Yung guys, oh. Hagisin na natin, guys. Yo, bakit yun, guys? Dami. Nakaka-relax din po. Pagka ganito nagkapakain ka ng isda fish, sa fish pan. Tapos yung time na malalaki na sila, harvest mo. Ang personal use lang naman po itong tilapia namin. Yan. Ito po yung buhay ko dito araw-araw. Magpakain ng tilapia, baboy, mag-aintindi po ng kambing, baka. Yung iba po, mga good size na rin po yung iba. Malalaki na rin po. Pero mas majority po yung maliliit. Gawa nang nagulog po kami dito ng 2,500 na fingerlings. Ayan po, lumalaki na po sila. Siguro mga 2 daliri na po yung laki, yung size po nila. Maliit lang po itong fish fan na to. Ayan po. May kangkong po siya dyan. Lagyan po namin ng kangkong para po pagka po mainit, makatago-tago po yung tilapia dyan sa kangkong. Meron din po mga water lilies. Yan sa tabi. Talagang buhay probinsya po. Bali, nasa likod lang po ito guys ng bahay ng mother ko. Yan po. Tapos ano na po. Yang dito po sa kwan. Lagay namin ng mga gamit-gamit. Ito po, paitloga naman po ng native na manok. Simpleng-simple lang po ang buhay dito sa probinsya. At dito naman po sa likod, ito po, nilalagyan po namin ng kambing. Marami pong mga kahoy-kahoy. Yan. So, doon po sa gilid na yun, doon po naman yung baboyan po namin. Backyard na lang po. Backyard lang po na pagbababuyan. Tapos ito naman po sa harapan, ito po sa may unahan ng fish pan, sugahan po namin ng kambing. Yan po guys. Yan. Sugahan po namin ang kambing dyan. Yan. Nakakulong po lang namin dyan sa ngayon po ay yung pong mga inahin lang. Yan guys. Ito ang buhay araw-araw dito. Masarap siya. Masarap na medyo mahirap. Pero masarap at kasama mo yung pamilya mo. Ayan guys,
una po doon, shout out po doon sa mga nasa abroad po, nasa mga OFW po, yung mga naka-migrate na po sa ibang bansa. Maraming pong salamat sa inyong panonood sa aking channel. Sana po patuloy niyo po akong suportahan at subaybayan po. Doon po sa mga OFW po, sa Saudi, sa lahat ng bansa na po, maraming pong salamat. Nga po pala, ako nga rin po pala ay isang ex-OFW po. Dumating po ako dito last October 8 po, dito sa Pilipinas. Pandemic na po yung time na yun. So, nag-isang taon na po ako nitong, mag-isang taon na po ako ngayong October 8 dito sa Pilipinas. Kaya ito po, dito muna po ako habang may pandemic pa. Mag-alaga muna po ng hayop, mag-asaka. Talagang Buhay probinsya po uli. Saka na lang po uli alis kapag may magandang opportunity na po. Ayan po guys, natapos na tayo pong magpakain ng tilapia po dito sa fish pond. Ngayon po, bibisitahin ko po yung baka ko. Titingnan ko po, baka po pumulupot dun sa pinagtalian namin. At saka yung baka rin po ng father ko, check ko rin po. Baka rin po pumulupot. Titingnan ko lang naman po siya. Lilipat na lang po namin yun sa hapon. Diretso pa inom na rin po nun. Samahan niyo po ako guys para po makita niyo po yung alaga namin. Yan guys, nandito na tayo sa ano, sa largahan ko ng baka. Titingnan po natin sila kung hindi pumulupot. Kaya po ako nakaganto eh, napakainit po dito. Tsaka nakasalamin. Medyo mainit po kasi. Yan, tingnan po natin. Yan guys, check lang naman natin kung hindi siya pumulupot. Dito nakatali yung baka ng father ko. So ito po yun. Kasi pag pumulupot po, hindi po siya makakakain ng ayos. Kaya po kailangan tingnan. Yan. Hindi naman po siya pumulupot. Ito po. Yan. Yan ho. Hindi naman siya pumulupot. Okay naman ho siya. Mabait naman po ito. Pagka sa amin na mabait. Yan. Maka na siya. Parang buntis nga ho ito eh. Yan. Medyo malaki ang kanya. Tapos meron pa akong isa doon sa baba. Kulay brown naman po yun. Check na natin. Check po natin. Baka pumulupot siya. Pagka pumulupot po, hindi makakain talaga. Magugutom ang baka. Kaya po tinitingnan natin maigi. Ito po yung isa na sa father ko. Kulay brown. Mabait din naman po ito. Mukha naman pong sa mabid lang ng konti siya. Hilahan na lang natin. Sumabit na konti para makakain siya. Ayos. Yan. Okay na yan guys. Para makakain lang siya ng ayos. Sige guys, balik na tayo doon sa kwan. Sa motor. Nagmotor lang ako papunta dito eh. Yun yung motor ko. Medyo malayo po kasi ito sa bahay namin. Ang pastula ng mga baka. Yan. Ito po kasi ilog po, ilog na po dito eh. Sa lugar na to. Pagka minsan po, ipapakita ko po sa inyo yung ilog po dito. Yan. Ayan po guys, nakauwi na po tayo dito sa bahay. Dito po sa bukid. Natapos na po natin asikasuhin yung mga hayop natin. Mga alaga po natin. Naasikaso na po natin lahat. Guys, nagkapasalamat po ako sa inyo sa walang sawang suporta sa panonood po ng aking vlog. At papasalamat din po ako sa lahat ng mga OFW na
nakasabay-bay din po sa aking vlog at dun po sa mga kababayan po natin na nakamigrate na po sa ibang bansa. Shout out po sa inyo. Ano po sana mabigay ko po sana sa inyo yung mga gusto, yung mga gustong gusto nyo pong balikan, makita sa Buhay probinsya, Buhay bukid. Alam ko po yung iba po sa inyo ay pinagdaanan pa po, masigit pa po doon sa pinagdaanan ko. Ang hirap po dito sa pagbubukid. Alam ko po yun doon po sa mga ibang nasa OFW na nagsumika po para lang po maging maganda po yung buhay. So maraming maraming po salamat sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta.